Maalab na pagbati. Teka, naka-raise fees ako. Baka i-rentag nyo rin ako, ha? Ganyan na kalala ngayon ang basehan sa pangre-rentag. Itaas mo lang ang kamao mo, paghihinalaan ka na. Kaya naman ang human rights groups humiling ng judicial protection sa Korte Suprema laban sa red tagging at iba pang pang-aabuso ng state forces at opisyal ng administrasyon. Sa Kongreso, nag-file din ang Makabayan Bloc kasama ang iba pang kongresista ng panukalang gawing krimen ang red tagging. Paano naman kasi? Government officials pa mismo ang promotor ng red tagging at naglalagay sa panganib sa ordinaryong tao. In fact, sa red tagging sumentro ang katatapos lang na pagdinig ng Korte Suprema sa kontrobersyal na anti-terror law. Sa loob ng siyam na pagdinig, itinanggi ng mga abogado ng gobyerno na involved sila sa red tagging. Truth tagging daw ang ginagawa nila kahit wala namang ebidensya na konektado ang mga aktivista sa armed communist groups at sa kabila ng pagkilala mismo ng United Nations na laganap ang red tagging sa Pilipinas. At ang biggest red tagger of them all noong oral arguments, walang iba kundi si National Security Advisor Hermogenes Esperon. Imagine, sa harap ng Supreme Court, ipinalabas niya ang edited na video ni Jose Maria Sison kung saan ipinapakita niya ang front organizations daw ng Communist Party of the Philippines. So, allowed pala ang fake news pag tumitestigo sa korte? At mas malala pa, ni hindi man lang kinuwestiyon ng mga mahistrado ang pangre-red tag nito na Esperon. Samantalang, di ba ito ang mismong dahilan ng pagbaha ng petisyon against anti-terror law? Hi! Tingin namin mahalaga na questionin yung Anti-Terrorism Act of 2020 sa paglaban sa red tagging dahil ito yung end goal ng red tagging, yung pag-implement ng isang batas na mag-legitimize ng pag-criminalisa ng political dissent. Sa kabila ng paglaganap at panganib na dala ng red tagging, iminungkahi pa ng isang adviser ng Korte Suprema na ibasura na lang ang 37 petitions laban sa anti-terror law. Hilaw daw kasi ang mga petisyon dahil wala pa naman daw nadadawit sa batas. Pero hindi sang-ayon dito ang mga abogado at pamilya ng peace consultant na si Ray Casambre, na isa sa mga pinangalanan ng Anti-Terrorism Council sa inilabas nitong terrorist list. Yung designation kay Ray Casambre as terrorist by the Anti-Terror Council last week, pinapalakas noon yung petition against the anti-terror law. Pinapatunayan nung buong pagkulong sa kanya at ngayon ay pag-designate sa kanya bilang terorista ng mismong anti-terror council yung kanyang hinaing laban sa anti-terror law na ito ay arbitraryo, ito ay draconian, ito ay lumalabag sa karapatan ng mamamayan sa due process. Abangers ang lahat sa magiging desisyon ng Korte Suprema sa anti-terror law. After all, sabi nga ng petitioners, hindi lang mga aktivista ang posibleng targetin nito. At the end of these discussions, ang masasabi lang namin, the many petitioners, including us, are resolute, no, in asserting yung pagiging unconstitutional ng Anti-Terror Act. Kailangan nating bantayan ang magiging mga proceedings at manalig na sa ating pagkakaisa, mabasura itong unconstitutional na ADA na ito.